Hello mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. Update ulit dito mga ka-farmers sa aking talungan. So halos magdadalawang linggo na naman na wala tayong update. So bali yung ginagawa ko dito ay nag-trim ako ng dito sa aking talungan ulit, no? So pangalawang trim na. Siguro yung nakaraang trim ko ay siguro magdadalawang buwan na ulit mga ka-farmers. Kasi kumapal na naman po siya. So nawawalan na po ulit ng daanan. At saka kumapal na naman po yung damo dyan sa pagitan. So baling gagawin ko lang dito mga ka-farmers. Dahil tapos ko na po siyang itrim. At yung pinagtriman ko ay hinakot. Tapos ayun, pinagtanggalan po siya ng mga bunga. Dahil may mga bunga, sayang din. Tapos at tinambak doon. At susunugin na po dyan. Para masunog na rin po pati yung mga insekto na kasama dyan. So papatayuin lang po yan ng konti. So bali dito yung dalawang plat at kalahati. So ito yung siling natira. So pinabunot ko na po yan dito mga farmers. Dahil bitin na po, di na po kaya ng tubig. So suportaran. So mahina na po yung tubig dito sa balon. So yan mga farmers. So mapansin nyo mayroon na ulit siyang daanan. Tapos, so bali, i-grass cutter ko lang po yan. So ito po yung itsura ng hindi po na i-trim. Ayan, halos wala po tayong napapansin na daanan. So pag ganito kasi mga farmers, no, hirap po tayo mag-abono. Hirap din po sa pamimitas, ganun din po sa pag-i-spray. So halimbawa, pag namitas tayo dito mga farmers, talagang yuyuko ka talaga. Parang susuhot ka dyan sa baba niya. So kaya ginawa ko, nag-trim ulit ako dito, no. So isa pa, halos marami po yung naging class B sa mga bunga niya. Dahil na rin po sa katandaan na po, hindi naman sa ilang buwan na rin po itong aking tanim na talong. So tsaka nabibitin na po siya sa tubig. Ayan, mapapansin natin mga farmers, no. Ito yung tuyo po yung kanyang pagitan. Kaya halos thrice sa adi ako dito magpatubig. So pag masyadong makapal kasi mga farmers, no, hihirapan akong kontrolin yung mga insekto dito. So pag nag-i-spray, so hindi po lahat sila natatamaan kasi sa sobrang kapal na. So hindi kasi ito pruning type itong aking talong mga farmers, no. So natural lang po ito. Hindi ko po ito na pruning. Kaya mabilis po siyang kumapal. So hindi po tulad ng ibang nagtatanim ng talong na pinoproning nila. Kaya halos magaganda po yung quality ng bunga. So lalo-lalo na po si Boss Greg. Yan, always po yan nagpoproning ng kanyang mga talong. Kaya kung napapansin nyo sa mga yung nanood sa akin at nanood kay Boss Greg. So talagang napakaganda po yung kanyang mga talong dahil quality at saka malinis po siyang tingnan kasi always siya pruning. So sa akin dito, hindi po talaga ako nagpo-pruning. So siguro sa sunod kapag nakapagtanim ulit ako, itatry ko na po mag-pruning, no. Dahil maganda po talaga pag pruning, malinis po siya. At kahit di siya mayabong, talagang magaganda po yung kanyang bunga. So ito mga ka-farmers, yung halimbawa na hindi na pruning, yung natural lang. So nung pagbata pa siya, doon mo lang makikita na maganda po yung quality ng kanyang mga bunga kasi bata pa. So kapag halos nagkakaedad na, lagpas 3 months na siya, so doon naman na mas marami ng malilit yung kanyang mga bunga. So sa panahon kasi ngayon mga farmers, halos magsi 6 months na walang ulan. At 2 days pa lang, so mabilis na po magkulay gray yung bunga ng ating talong, o nagiging magulang. Kaya pag namimitas ako dito, so mahigit 1,000 na lang po kasi ito kapuno. Halimbawa may napipitas po ako na 300 kilos dito sa intalungan. So kasama na po dito sa bago na to. So ito magti-3 months na ito ngayong 7. Ito naman magsi 6 months na rin.
Halimbawa nakapagpitas ako dito ng 300 kilos. So minsan mayroon 60 kilos na reject. So hindi naman reject mga farmers na may uod. So nagiging baliko lang siya at nagiging magulang. So pero hindi po nasasayang yung reject dito sa Intalong mga farmers dahil pinapakain ko po yan sa apat ko na alagang baka. So pinakain niya na po nila yung talong. So wala na rin naman kasing mga damo. Ayan. Sobrang tuyo na po yung lupa kaya mabuti na lang at nakakain ng mga baka ko yung mga reject ng talong. So bali mga farmers, mag-grass cutter lang po ako dito at para malinis na po ito at matanggal na po yung mga damo. So yung halimbawa tapos ko lang po mga farmers na mag-trim. So yung next na step na gagawin natin dito ay mag-spray po ng fungicide o kung ano po yung unaanayan natin, fungicide, insecticide at saka foliar. So kailangan po mag-spray ng fungicide dahil para hindi po kapitan ng mga virus o bakterya itong pinagtabasa natin o pinagputulan. Kasi pag napasok po yan ng bakterya, mamatay po yan diretso. So kaya kailangan na recommended po talaga pag nag-trim o nag-pruning, so kailangan maaraw po, hindi po maulan na panahon. Kasi kapag maulan, so papasukin po yan ng tubig yung pinagputulan natin. So may posibilidad po na mamatay po yung ating talong. So yun mga farmers, no, update ko na lang po kayo mamaya kapag natapos ko na po itong i-grass cutter. And papansin nyo sa ngayon, ganyan po kakapal yung damo. So i-update ko na lang po ulit kayo mamaya. So update mga farmers, ayan, kakatapos ko lang mag-grass cutter. So titingnan natin yung daanan niya, ay kitang-kita na po mga farmers at malinis na po at wala ng mga damo. Ayan, oh. So hindi na tayo mahihirapan dyan mag-abono, mamitas at ganun din po sa pag-spray dahil mayroon na pong daanan sa gitna. So ayan, tanghali na at di pa ako nakapag-almusal. So uwi na rin ako. So ayan, okay na siya dito mga farmers. So bali mamayang hapon, so mag-spray lang ako dito ng foliar insecticide. So bali Megatonic, Metomil at saka Gold, no. So ayan, ito yung nalinisan, yung grass cutter at saka na trim. So ito naman, no, naman po yung wala. Ayan, may mga konting damo at medyo hindi kita yung kanyang daanan. So ito may mas sinasabi ko mga farmers na yung kanyang mga bunga na pinapakain ko sa aking mga baka na reject. So ayan, yung pinitas kanina sa mga pinagtriman. So sayang, sabi ko pinakuha ko sa mga bata at papakain sa mga bata, sa mga baka. So pwede pa naman to sana mga farmers na gulayin itong maliliit na to. Ayan, oh, dahil bata pa to. So pinili ko lang yung malalaki at yung iba
So pinapakain ko na po sa baka. Ayan. Ganda po ng kain nila. Ayan. Vegetarian na po itong mga farmers, itong aking mga alagang baka. Ano? Palakain na po sila ng talong. So ito naman yung napilian ko. Ayan. So pansin natin mga farmers, so ganda yung kanyang mga bunga. So may mga konting gasgas nga lang sa epekto ng trips. So at saka yung kanyang calyx, kung mapapansin natin, so medyo may nagkukulay brown. So mayroon na kasi itong ulit na mga trips. So talagang hindi maiwasan mga kaka-farmers ang mga insekto dito sa aking talungan, lalo na po ngayon na sobrang init na po ng panahon. So ito yung mga farmers, yung pinagkukunan ko ng tubig, yung balon. Ayan. Pansin nyo, sobrang babaw na lang po ng kanyang tubig. So kapag pinaandar ko po itong water pump ko, so sa maubos po niyan, iisang linya lang po mga farmers yung mapapatubigan niya. Halimbawa, ito, pinaandar ko yon, ito lang po yung kanyang mapupuno hanggang dun sa dulo. So mawawala na po yan ng laman. So next ulit after 3 hours, akyat na ulit yung tubig. So ito naman po yung ininix kong papatubigan. So ganun lang. So 3 times a day ako magpapandar ng motor. So ibig sabihin, tatlong plot sa isang araw yung mapupuno niya. So ilang plot kasi ito. Kaya halos pag nagpatubig ako dito, apat na araw bago maubos po ulit yung mapatubigan ko na lahat. So kapag dumating na po ako dun sa dulo sa pang-apat na araw, so babalik na naman po ulit ako dito sa pinakadulo niya. So halimbawa, halos tuloy-tuloy na po yung pagpapatubig ko. Yun nga lang, mayat-mayat pinapatay yung motor. So 3 times a day nga ako pinapaandar. Pero kung malaki po yung tubig dito sa balon ko, kapag kasi yun nga lagpa 6 month na hindi umuulan dito, kung umulan-ulan kahit once a month lang, so yung tubig dyan, so matagal po maubos. So halimbawa, hindi po yan naubos yung tubig dyan, ibig sabihin nakakapagpatubig lang ako dito ng sa loob ng isang araw sa lahat na to. So yan, ganyan lang talaga. Ito lang po yung area kung inaalagaan ko mga farmers na talong. Ayan, mapapansin yung maliit lang po talaga na area. So siguro mahigit lang po yan 1,000 kapuno kasi dito natanggal ko na. So itong yung area ko, sobrang tuyo na. Ayan, mapapansin nyo. So wala na talaga akong ibang mga pananim dyan. So na mayroon na po akong punla doon na Calyxo F1 at saka Banati King. So dalawang variety po yung itatanim ko ngayon pagdating ng tagulan. So 5 days na po yun na tumubo na po sila. So timing din yan kapag umulan na ngayong katapusan ng May or June, depende pa yun sa panahon mga farmers, so kung uulan nga ba. So ayan, bali hanggang dito na lang po. So update ko lang po kayo mga farmers dito sa pangyayari sa aking gulayan. And maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.